So, ayan guys, magandang umaga. Ngayon ay ika siyam ng Mayo 2022, araw ng pagboto nating mga Pilipino para ihalal ang mga bagong leader mula sa presidente, vice presidente hanggang sa municipal or city councilor. So, gising pa ako, it's 1:39 AM, April or May 9, 2022. Kasi piniprepare ko yung list ng mga iboboto ko mamaya. Unfortunately, try ko na mahanapin sana yung aking precinct number, kaso sa kasamang palad, wala ako doon. File not found daw. So, ibig sabihin, wala ako sa database. So, nakapagtataka naman, bakit ako mawawala sa database? Active registered voter naman ako from 2018 election. So, for the last two elections, 2018 barangay election and 2019 national and local elections, nakapagboto ako. So, nagtataka ako kung bakit wala ako sa listahan. Wala na nga ako dun sa isang listahan. Dito pala sa wala rin ako sa listahan. So, yun. Tiningnan ko guys, kaso wala nga. So, ang ginawa ko, nag-send ako ng email sa COMELEC. Sana maihabol natin or sana mali lang yung database nila. Baka yung na-misspelled yung name ko or dahil may junior kasi ako sa dulo ng name, baka mali. So, ayun. Sana sumagot kagad yung COMELEC kasi sayang naman yung one vote ko. So ngayon guys, tuturuan ko kayo, bas kung di nyo pa alam itong site, yung precinct number finder or precinct number finder ng COMELEC plus yung sample ballot. So tuturuan ko kayo guys or papakita ko sa inyo. So yun na nga guys, kung gusto mo hanapin yung precinct number mo para mapabilis yung pagboto mo kasi sigurado haba-haba na naman ng pila, tapos may mga nawawalang pangalan, nawawala ang listahan. So, kung may time ka pa, pwede mo siya i-check dito sa kanilang precinct finder site ng COMELEC. So, follow mo lang yung procedure, continue, tapos kung local ka ba, ibig sabihin nakarehistro ka dito sa Pilipinas, or absentee voter ka na nakarehistro overseas. So, ikiklik mo lang dyan kung alin. So, halimbawa, ako o yung aking asawa ay nakarehistro dito sa Pilipinas lang. Ikiklik ko to, then lalabas na yung kailangang i-fill up na details. Yung pangalan mo, first name. So, nakalagay dito, add name, suffixes, after the first name. So, ibig sabihin, kung mayroon kang Maria, senior, junior, the third, the first, kailangan mo dito ilagay. Tapos, yung middle name mo, last name, saan ka nakarehistro, at saang probinsya, o kaya saang city. Halimbawa, ang aking asawa ay nakarehistro dito sa Sorsogon. So, ikiklik ko lang to. Hanapin ko yung Sorsogon. Tapos, kung saang munisipyo, automatic lalabas yan eh. So, kung saang munisipyo ka lang, kasi sa doon mo ikiklik. Then, search. So, dito, nakasulat dito yung information ng aking asawa, yung details niya. Kung saan, kung siya ba ay rehistrado, nakasulat dito yung status niya as a voter, ibig sabihin active.
yun yung wala sa akin. So, yung complete name, kung saan probinsya, kung saan munisipyo o siyudad, kung saan ka boboto, saang school o saang place, and yung precinct number mo, nakasulat dito. So, sa akin, nakalagay sa akin, hindi raw ako active or my details wala sa database. So, kung wala ka sa database, may nakasulat naman dito, if you disagree with the displayed result, you may contact the office of the election officer or email sa voterverifier@comelec.gov.ph. So, yung office of the election officer, kung halimbawa ako sa Sorsogon City, so pwede akong kumontak doon or mag-email sa kanila. So, ang ginawa ko, in-email ko na kanina. So, sinend ko siya sa voterverifier@comelec.gov.ph, saka yung sa local ano ng Comelec dito sa amin, sa sorsogon.sorsogoncity@comelec.gov.ph. So, doon mo lang siya ipapadala. So, hopefully, sumagot ka agad yung Comelec para naman makapagboto ako ngayon. Dito naman guys, makikita rin natin dito yung bukod sa precinct finder, makikita mo rin dito yung ballot paste templates, yung templates or yung sample ballot, yung itsura ng balota na pipil upan natin mamaya sa botohan. So ipapakita ko sa inyo kung paano. So dito, ikiklik mo lang yung balik natin. Ikiklik mo lang yung ballot paste templates. Then, nakalagay dito kung saan ka, anong rehiyon ka boboto. So, halimbawa, sa akin, dito kami sa Region 5. Then, dito kami sa Sorsogon. So, hanapin ko lang Sorsogon at kung saan bayan, munisipyo or siyudad. So, kami halimbawa, dito sa Sorsogon City, Bacon. So, ayan. So, ito na yung balota. Sample ballot. Ito yung magiging itsura ng sample ballot dito sa Bacon. Kaya may ang sample ballot ng Bacon ay iba o may kaibahan sa sample ballot ng ibang distrito sa Sorsogon. Lalo na doon sa dito sa Sangguniang Panlunsod member. Yun lang yung pagkakaiba. So depende sa kung saan kang rehiyon, siyempre yun yung nakasulat dito. So paano to pipil upan? So nakasulat dito kailangan mong i-blacken yung bilog. Tapos gagamit ka lang ng marking pen na ibibigay sa atin doon sa presinto, doon sa bubotohan natin. Tapos, syempre, kung halimbawa, sa presidente, isa lang ang kailangan, syempre, isa lang ang iboboto mo. Kasi, kung mamali ka, hindi mo na may erase, may invalid lang. So, parang di na pwedeng palitan pa yung ballot pag namali. Or, hindi siya babasahin ng yung machine. So, yun, kailangan nating mamili ng bobotohan base kung ilan ang kailangang iboto. So, paano nga ba siya iboto? So, dito may sample. Halimbawa, sa president, kailangan mong bumuto ng isa. Halimbawa, yan. Yung boboto mo, ibablockin mo lang siya. Hindi mo kailangang bumoto ng dalawa sa president kasi magiging invalid yan. So, ibig sabihin, hindi mo na siya may erase kung dalawa ang naiboto mo. Halimbawa na mali ka. Madudumihan lang yung balota mo. So, ewan ko kung pwede siya palitan, pero ang sure,
Pag yan ay hindi napansin, hindi siya tatanggapin ng machine o hindi siya mabibilang. So, sayang lang. So, kailangan mo alisin yung hindi nararapat iboto. Ayan. So, ganun din dito sa president, sa vice president. So, nakasulat dito, kailangan mo lang bumoto ng isa. So, halimbawa, ganun din naman yung procedure. Kailangan mo lang bumoto ng isa. Halimbawa, yan. Pag naboto mo na, dito sa senador, mayroon silang or mayroon tayong 64 candidates. Pero, kailangan mo lang bumoto ng 12. Kailangan kang bumoto ng 12. Halimbawa, pipili tayo. Halimbawa lang po ito, ah. Ayan. Kailangan pasok dun sa bilog para talagang basa siya. Kailangan basa siya eh. Tapos dapat ano, hindi makalat yung paglalagay ng shade sa bilog para sigurado kang mababasa. So ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So para hindi ka mamali, kailangan pagpasok mo sa presinto, may listahan ka na ng isi-shade mo para hindi ka mamali, wala kang makalimutan, and walang sobra na masishadean. So halimbawa, ganyan, saan pa? Ilan na ba? Teka lang. So, ayan. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ayan. Sobra-sobra na. Pag yan na naboto mo, 16, pero 12 lang yung kailangan, hindi rin yan babasahin. So, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan mo lang bumoto ng 12. So, since na-shadean mo na yung 16, mali ka na. Or, di na siya babasahin. So, dapat, pagpasok mo pa lang sa presinto, eh, may nakasulat ka ng 12 kung 12 ang iboboto mo. So, halimbawa ito, tatanggalin mo naman yung mga ayaw mo iboto. Halimbawa, ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ilan na lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12. So, pag yan ang ano mo, dito, ayusin mo, kailangan kasi pasok siya sa bilog. So, 12, para sigurado kang 12, isulat mo na sa papel. Ayan. So, 12. Then, sa susunod naman, nakasulat dito yung Member of House of Representatives. So, ito yung congressman. So, sa 1st District of Sorsogon, since yung Bacon is part ng 1st District, so isa lang ang ating iboboto. So, tatlo sila, kailangan bumoto ng isa. Halimbawa, ito. Ganon din sa provincial governor, yung governor. So, apat ang kandidato, mamimili ka lang sa kanila, yung talagang sa tingin mo ay makakatulong sa inyo. Halimbawa, dito sa amin sa Sorsogon. Halimbawa, ito. Yan ang iboboto mo. Ganon din sa provincial vice governor. So, sa pagpili naman ng kandidato, syempre, depende yun sa kung ano yung criteria mo.
So, walang nagke-question, walang nakakakita, walang magtatanong sa'yo kung bakit yun yung binoto mo. Kasi, choice mo yon. So, dito, sa member ng Sangguniang Panlalawigan o yung board member, sa unang distrito ng Sorsogon, kailangan nating pumili ng 5. So, dahil 10 sila, pipiliin mo ulit yung mga sa tingin mo ay makakatulong sa governor na binoto mo. Pero it's still your choice. Kumbawa, ako, itong buboto ko. Ayan. So, 5. Tulad ng nasa taas, hindi ka rin maaring pumili ng sobra. So, dito, dahil part ka tayo ng syudad, ng Sorsogon City, kailangan mong pumili ng isa bilang mayor. So, 3 sila, pipili ka lang ng isa. Ganon din sa vice mayor, 2 lang sila. So, 2 yung choices mo. Sa tingin mo kung sino yung qualified na iboto, yun yung iboboto mo. So, 1. Hindi pwede 2. So, tatanggalin mo yung isa or hindi mo na siya isishid pa yung isa. Panghuli, dito sa first page, hinihingian ka ng 4. So, kung ano yung mga nakasulat dito, dito sa green na shaded part, sa blue, yun yung isishade mo. So, dito sa baba, member of Sangguniang Panglungsod o yung tinatawag na city kagawad o councilor. So, dito sa Pakon District, required lang tayong bumoto ng 4 na kagawad. So, dahil sila ay 15, kailangan mong mamili ng sa tingin mo ay qualified, makakatulong, may magagawa, may nagawa based sa sarili mong criteria. So, ambawa, buto ka ng 4. So, hindi rin maaaring sumobra. Kasi nga, may invalid lang siya. So, yun. So, sa ikalawang pahina nito, yun dito yung nakasulat yung mga party list candidates. So, ganun din naman yung paraan ng pagboto. Kailangan mong itiman yung bilog sa tabi ng pangalan ng kandidatong napili mo. So, dahil napakarami ito, mayroon tayong 178 candidates, party list candidates, tapos isa lang ang ating pipiliin. So, medyo mahirap kung iisa-isahin mo pa. So, dapat pagpasok mo pa lang sa presinto, alam mo na kung sino yung boboto mo. So, limbawa, gusto mo iboto yung magsasaka. Gusto mo yung iboto yung magsasaka. Isishade mo lang din yung ano. Hindi ka maaring walang erasure. Hindi ka maaring magkamali kasi kung ano yung na-shade mo na, yun na yung babasahin ng machine. Pero kung na-shade mo is 2, gaya ng aking sinabi, may invalid lang yun. Halimbawa, nagkamali ka, ayaw mo pala sa magsasaka, doon ka sa piliin mo talaga o ishade mo talaga yung party list na gusto mo. Bawa, ayan. Isa pang dapat gawin, kailangan hindi masyado madiin or yung pagsishade dapat hindi masyado madiin kasi baka bumakat sa likod. So, halimbawa ito, kasi second part to eh. Pwede siyang bumakat dito sa first page. Halimbawa, yung sa likod nun ay bumakat dito.
pwedeng ma-invalid yung boto natin sa pagiging presidente. So, kailangan hindi masyado madiin yung pagboboto. Ganon din yung first page sa second page. So, medyo mahirap maselan. So, ayun guys, bumoto tayong naayon sa ating konsensya, naayon sa ating kriteriya, hindi sa kriteriya ng ating nababasa, nakikita, napapanood, hindi dahil sa sinasabi ng iba o yung mga utos ng iba na iyong iboto. So isipin natin na ang pagboboto natin nakasalalay dito yung kapakanan ng ating bansa, 3 to 6 years, matuto tayo sa nakaraan, iboto yung tama, at sana maging maayos ang lahat. Dagdag ko pala guys, okay lang na magsuot ng anumang kulay ng damit. Ang bawal is yung magsuot ng damit na may nakasulat na pangalan ng kandidato o mukha ng kandidato, kasi parang campaigning na po yun. Saka pala guys, since nasa level 2 pa rin ang sorsogon, ngayong pandemic, kailangan nating sumunod sa health protocol na ipapasunod sa atin. So dadaan tayo sa health personnel para i-check ang ating medical condition, at kung okay ka naman, walang sakit o hindi mataas ang temperature or asymptomatic, diretso ka na para bumoto. So walang problema. So maraming salamat po.